Magbabasa ulit tayo ng mga sign, mga katits, kung saan pinasa ng isang kasamahan sa akin. Kaya pinamagatan ko itong sa bukal ng tubig, assessment reading 341. At saka sa may-ari ng mga sign na ito, makinig kang maigi sir, dahil dito ko nakuha ang pamagat sa bukal ng tubig base dito sa mga butas-butas na ito. Mapapansin naman talaga natin, mga katits, ayan, pag may ganito kayong mga sign sa area ninyo, ang unang meaning nito, ang target mo sir or ang area na dapat mong hanapin ay bukal ng tubig. Sa Bisaya pa, tuburan, yung tipong isulat natin para maintindihan mo talaga. Nasa gilid ng bundok, madalas nasa gilid dito ng bundok eh. Ayan, bundok. May sapa. Ito yung sapa sa baba. Madalas, hindi talaga mawala ang ganyang plastada. Ngayon, sa gilid ng bundok, sa bandang paanan niya, dyan makikita madalas ang tubig na lumalabas. Ibig sabihin, tubod or tuburan lumalabas. Yan ang area na pinapahanap niya sa'yo. Or yan ang area na kailangan mong hanapin. Hindi magkalayo simula dito sa sign na ito. Pwede rin yung mga tipong mga uluhan ng sapa, iguhit natin ulit. Parang nagsalubungan ang mataas na area. Ganyan, mataas na area. At pagdating dito sa baba, naging sapa. Pwede rin ganyan ang sistema na dry or toyong lugar. Ayan, pag nagkaroon ng ulan, ibig sabihin, dito lahat naiipon ang tubig sa taas bago man siya bumaba. Ayan, pwedeng ganun, mga katits, yung tipong nasa uluhan or parting uluhan ng tubig kung saan naiipon. Pwede mong hanapin ang ganyang plastada, sir. Basta ang sign na ito, travel sign ito, kung saan pinapapunta ka sa isang lugar. Kung hindi ako magkamali, simula dito sa mga sign ito, nakabiring ito ng southeast area. Gumamit ka ng kumpas at puntiryahin mo ang southeast area. Sulat natin para mas intindihan talaga ni sir. Ayan, kung wala man, bounce ka sa or sa kabilang side, naka northeast area. Ito yung mga area na uluhan ng patay na sapa na maliliit, creek. Ayan, pwedeng nandyan ang hinahanap mong target. Dahil ang northeast area, seasonal ito, mga katits. Nagkakaroon lang ito ng tubig pag tag-ulan. Ayan ang area na yan. Pero ito talagang southeast, meron at meron talagang tubig, hindi nawawalan yan. Yan ang gagawin mo. Hindi magkalayo siguro ng mga 75 meters or 100 meters. Mga 50 meters pwede na rin. Basta yan ang direksyon na hanapin mo. At dito naman tayo sa kabila. Kung mapapansin natin, creek na naman ng sign na ito eh. Ayan. Kasi kung isulat natin na parihas or pantay, ganyan ang X or X, pantay sila. Pero mapapansin natin dito sa taas, maiksi. Ibig sabihin, sign ito ng creek na parang ganyan sir, oh. I-drawing ulit natin. Mataas na bundok. Pagdating sa baba, ganyan. At may sapa. Dito yung sapa. Sa baba, ang target mo nandito sa paanan. Pwede rin mataas, medyo ang plastada sa area. Pag ganyan, pwede rin. At dito tayo sa sign na nakapalibot sa kanya. Butas-butas. Nako, pinapa-under ka nito, sir. Or kailangan mong mag-under sa gilid ng creek. Para siyang letter C, ang pagka-pattern niya. Pag ganyan, no?
Ayan. At i-plus natin ang sign ng creek. Nandoon ang entrada. Entrance ang tinutukoy nito. Nasa gilid ng creek. Dito naman tayo sa kabilang picture. Ayun na nga. Ito ba yun? Ah, siya nga mga katits. Ayan yung parang cross, oh. At ito yung nag-letter C. Ah, sasapa nga sir, or creek nga. Dahil may guhit ito na tagusan. Sapa ito sir. Tama yung sinabi ko kanina. Sa madaling salita, guhit natin ang bundok para maintindihan mo. Pababa. Ganyan ang plastada. At nandito ang daanan ng sapa. Maliit lang ito na sapa kung hindi ako magkamali. Ang target above or nasa taas. Base dito sa sign mo yung ito. Entrada ang sinasabi nito sa sign mo ito. Yan ang entrada niya. Nasa bandang taas ng sapang ito na dinirawing ko. Kasi dito pa lang makikita natin. Sapa ito eh. Ayan. At nandito ang cross na nakadikit. At letter C. Nako, may treasure nasa gilid ng sapa na paakyat. Positive ang area mong ito. At dito naman tayo. Kung mapapansin natin mga katits. Bukas. Ano ba ito? Parang entrada ang tinitignan nito eh. Kasi pag ganito ang mga sign, entrance ito. Kung saan ito nakaharap, may tinuturo siyang countersign na yun ang magpapasa. Kung saan, pero ganun pa man, bantayanan pa rin ang mga hugis ng bato kung ano ang forma ng mga batong pinag-engriban. Kasi, isang halimbawa na lang, sinasabi niya entrada. Ayan. Pero ang batong in-engriban niya, kung saan siya naka-engrib, palagay natin para siyang bayawak na may ulo. Ayan. Na nakaharap sa direksyon na yon. Ayusin muna natin. Nakaharap sa direksyon na yon. Ngayon, may direksyon na siyang tinutukoy banda doon sa area sa baba or sa taas man. At may naka-engrib sa kanya na nagsasabi na entrada. So madidetal ang target area na tinuturo niya na entrada or entrance nandoon banda sa arrowhead. Kaya kailangan natin malaman ang hugis ng bato. Kung ano ang hugis na yan, nandoon ang direction sign. Pasa-pasa lang ang mga sign mga katiits. Pwede rin kung saan ito nakaharap at yung bato na halimbawa may bato diyan sa unahan at yung bato naman ang tinitignan niya ay hugis pagong, ayun kung saan nakatingin ang mukha nun, nandoon ang tamang direksyon base dito sa sumusuportang sign na entrada. Entrance yan ang tunnel. At dito tayo sa kabila, kung mapapansin natin itong maganda sa lahat, klaro ang pagka-engrave. Combination meaning ito sir, layout ng tunnel. Base dito sa okit na ito. Pa-slope. Pagdating sa baba, para siyang arohid. Ayan. Na nagtuturo dyan. Pero, mali yun. Dahil may guhit sa baba. Ang guhit na ito, nangangahulugan ito sir na cave or cueva. Sa madaling salita, layout talaga ito ng tunnel na ito ang gagawin mo pag naghukay ka. Down dyan, pagdating bali, alam ko papasok ito sa loob ng bundok. Pagdating sa bali, sa dulo, dead in, ayan, dead in na yan, sa bandang dulo. Dahil hindi mo alam, wala na ang lulusutan yan, putol. Hindi mo alam sa ilalim ng pagbali mo, nandyan pala ang cave or cueva. Ayan, sa ilalim na ito, base dito sa guhit na yan na isa, dalawa, tatlong guhit. Pansin natin, cave yan, nasa ilalim ng tunnel.
at mayroon pang bilog. Panintruhan itong bilog eh, kung saan ito nakaharap. Nagpo-point out ito ng entrada ng tunnel. Ito yung directional sign niya kung saan ito nakaharap, sir. Kung nilinisan ito, bilog ito eh. Takip or entrance na may takip. Kung saan ito nakaharap, nandyan ang sinasabi niyang entrada ng tunnel na ganito ang layout. Padive at saka pabali sa ilalim ng dead-in. Dead-in ito. May cave. Ayan yung cave sa ilalim. Iguhit natin. Ayan yung cave. Ito na yun. May laman yan. At dito tayo sa kabila. Kung mapapansin natin ito mga kat-eats, ay ito yung inanon ni sir kanina. Mga combination meaning na mga butas-butas pinapapunta ka nga sir sa area kung saan may bukal ng tubig or sa Bisaya pa ay tuburan. At dito tayo sa kabila. Isang meaning lang yan sir. Pero ang pangalawang meaning nito, dahil butas-butas nga siya, base sa sinabi sa akin ng mentor ko, pangalawa, bilang, pwede rin ito bilang ng mga nagtrabaho or workers sa panahon na yan na gumawa ng tunnel pag marami ng butas. Kung ipalagay natin 100 butas, ibig sabihin 100 tao na nagtrabaho dyan sa area mo. Yan ang pangalawang meaning. At ang panguna, pangalawang meaning yun, ang panguna ay bukal, area, lugar kung saan hanapin mo. Tuburan, kung sa Bisaya pa. At ito naman yung video. Isang area lang yun sa picture. Ayan, sir, kung mapapansin mo, sa pattern pa lang ng mga butas, para na siyang nag-letter C. Ayan. At may dalawa sa gitna. Daanan ito or may tinutukoy siyang daanan sa gilid ng parang sapa pa rin ang tinutukoy nito. Hanapin natin yung biak. Ah, bilog. Mga bilog-bilog lang. Ah, hindi. Mayroon din, no? Ah, hindi pala ito daanan, sir. Mga bilog-bilog lang. Yun pa rin ang meaning yan. Bukal ng tubig at sa kabilang ng mga trabahador. Pero pwede rin pagdating mo sa may bukal ng tubig, sintruhin mo na. Dahil may sinabi siya ditong panintruhan, no? Naka-pattern. Ayan. At may dot. Pero may butas rin sa taas. Parang, ah, bilog-bilog lang. Okay. Basta nasa, ang target mo, hanapin mo na sa lumang bukal ng tubig or labasan ng tubig. Okay, sa pagtatapos dito sa simpleng assessment reading natin, sana nabigyan natin ng magandang gabay ang kasamahan natin para mahanap niya ang target sa area niya. Ulitin ko ulit, maraming salamat. And God bless sa inyong lahat. Thank you mga katiits.